It's Monday. Malapit na rin kami umalis. Pero before that, kailangan na... Sarap. Mukhang ang lalaki niya. So, 100 pesos. Si Adi at si Ate. At sakto lang naman siya. Punta kami ngayon sa dental clinic ko, guys, kasi mapabunot na ako. Sana mabunutan na ako kasi ang tagal ko nang gustong mapabunot. Yan dito banda. Sana isa-isa lang, tapos sa next na balik magpapa-health card na lang para mas mura, walang babayaran. Siguro gamot na lang. Ayun. Hi. Ay, good afternoon pala. So, today, it's already, it's Monday. Malapit na rin kaming umalis. Pero before that, kailangan namin ipa-check up si ate sa DGMC or may operation ngayon si ate para matanggal na yung kanyang, parang may konting maliit na parang bootleg something dito sa kanyang leg. Sabi ni Doc, kailangan daw nating ipatanggal. Para siyang yung mas na red nung una na parang natatanggal, kaya kailangan ko na talagang ipa-check up. Kaya nung pina-check namin kay Doc, probably benign naman siya, and hopefully na maging successful yung operation. Mukhang magaling naman yung si Doc Rojas, yung kanyang doctor. And mamaya, ayan yung ngipin ko, guys, ayan yung nabunutan dito siya. Kaya hindi gaanong halata pag nangyakangiti. Pero halatang magayon dito ko na side. So, magsasubside pa yun or magano pa yung magaanang ngiting ko. Sana nga, ano. Kasi may flight tayo at kinakabahan lang ako kasi baka mamagalalo. Mas stress bigla sa flight. Pero yun. Sasama ko kayo pati yung sa pagpapak natin ng ating mga gamit. Tapos, anyways, papaligo ako muna si Adi kasi si ate yung kakatapos ng maligo. Ang tagal nga maligo. Kaya napapagalit ako na kanina. Pagsasabihin ko na mabilis-bilisan na kasi nga siya yung mapapa-opera. Anyways, later again, guys, papabisi sa taas. Mamaya siya maliligo. Saglit lang naman siya magbihis. So, yun lang. Mamaya ulit. Yan pala, guys. Ito lang yung outfit natin for today. Actually, pambahay ko to. Minsan, panlakad ko. Okay na to eh. Maganda kasi siya. So, Shein nga pala to. And naka-leggings lang ako. Pwede rin itong pang-buntis, ano? Pero yan. Para hindi gaano halata yung nakinansya natin. Anyways, later again. Yan lang yung outfit natin for today. Hi, guys. So, ngayon lang ako nakaupo. Kasi kanina, ang dami ko nang ginawa kasi mamayang mga bandang, actually mamayang madaling araw. Aalis na kami maaga ni Papa. Pero si Papa, mga alas 12 pa uwi kasi meron siyang interview. Sana mapasa niya kasi malaki-laki yung kanyang kita doon. Anyways, today, kakatapos ko lang maglaba pero meron pa nakasalang. Downy na lang yun. Hindi naman ako talaga yung totally na naglalaba, guys, na nagkukusot kasi nilalagay ko na lang siya doon sa washing natin. Tapos, diretso na siyang downy. Yung iba, diba, nilalagyan na ng downy doon. Pwede naman, kaso ayoko ng ganun. Binababad ko talaga siya sa downy para mas mabango. Kasi pag nilagay ko yung downy diretso doon, minsan hindi gaano naamoy yung downy. Sayang naman. Kaya yan. Ginagawa ko, bababad ko siya, and then, idadryer ko ulit. Anyways, sa ngayon, natapos ko na yung paghugas ng plato, pati yung mga kaldero. Tapos, buti na lang sakto, guys. Dumating na rin yung basura, kaya natapon ko na yung mga basura namin. Tapos, andyan yung mga ibang gamit na mga dapat kong dalhin. Ay, nagdodrawing pala si Adi and si ate. Kasi, pinastop ko muna sila mag-cellphone para makapagpahinga at maliligo sila maya-maya. Ako kasi naunang maligo kasi
today is my menstrual period tayo. So, yun. May miss ko tong bunsong to, tsaka si ate. Kasi, itong batang ito talaga, ikapit na kapit sa nanay ito. Talagang, kapag matutulog, sana masani na rin kahit, siya, kahit papano dun sa lola, no? Na katabi ang lola. Kasi, first time talaga, guys, na... Ay, hindi pala first time. Nung nagkasakit ako ng COVID, natabi niya, nakatabi niya pala yung, ano, si lalola. Si papa yung kasama ko dito na may COVID. Ayaw ni papang iwan ako kasi wala daw magkaasikaso. Pero buti na lang dinawa si papa. Anyways, ibig sabihin, malakas yung immune system niya. And then, sorry anak. Si ate naman is, andyan, nag-drawing. Say hi, ate. Yan yung draw ni ate mata. How to Gino? Eh, zinom ko. Hala, hindi ko naman ibalik. Ibalik mo sa isa. Anyways, ayan na guys. Banding-banding lang kami. Maya-maya, dun sila matutulog kasi maaga nga kami bukas ni Papa. Hindi naman magigising maaga yung mga bata. Kawawa naman pag ginising ka namin. Kasi 4 o'clock, alis na kami. So, dapat naka-ready na kami dito. Mga 3:30, alis na. Tapos, 9 kasi yung aming flight. Kaya kailangan talagang maaga. Kasi diba, 3 hours before, kailangan nasa airport na tayo. Tapos, yung gamit ng mga bata, inimpake ko na rin dyan. Hindi ko na pinakita sa inyo guys kasi kanina talagang sakit ng ulo ko, nahihilo ko. Kaya nagluto muna ako ng ano, habang kausap ko yung sister ko sa messenger. Nagluto ako ng corned beef kasi bawal nga ako ng malansa. And may patatas ang sarap. Tapos as despedida ko namin to, charot, nagpa-soft drinks muna ako para sa mga bata. Kami tatlo kanina. Nag-enjoy lang kami sa pagkain. Pero si Adin, di ba pala kumain? Ayaw kumain, guys. Buti may grapes. Tapos, kumain din kasi siya ng tinapay. Yung donut na binili namin sa kahapon. Nung umalis kami, di ba? Tapos, natuyo agad yung una kong laba. Pero parang uulan. Sana wag naman. Kasi, may mga sinampay pa ako sa labas. Ngayon, sana matuyo. Ang hirap kapag tag-ulan na. Tapos, kaya ako naglaba ngayon guys. Para naman, yung mahabol ko yung mga, as in walang masyadong lalabahan. Yun yung gusto ko eh. Kasi pagdating ko, gusto ko pahinga lang kahit papano dito sa bahay. Kasi syempre galing bakasyon, nakakapagod din. After ng bakasyon, di ba, pagdating mo sa bahay, parang pagod yung katawan mo. Pero, dadaling namin kayo doon. I-video ko lahat ng mga gagawin namin. Nga pala guys, kung hindi nyo alam, dun pala ang uli natin ngayon sa aming, sa aking, province, dun sa Mindanao. So, ayan, papasyal namin kayo doon ni Papa. Kasi si Papa first time din na makapunta ng Mindanao. Kasi si Papa is from Luzon talaga. Ako naman from Mindanao. Yung nanay ko yung Mindanao. Papa ko naman yung Luzon. Visayas. Kaya yung mga anak ko. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Trivia yan, guys. Anyways, mamaya ulit, naglalaba lang ako at nagpapahinga. Ang sarap nung ganito, yung pahinga na lang. Tapos mamaya yung dadagdag ko na lang dito is yung mga shorts ni Papa kulang lang sa maleta. Tapos, hindi pala maleta, yung bag, yung traveling bag. Ang sa undies, yan, mga undies namin. Tapos, sa akin naman is yung pang-itaas na undie. And then, shorts ni Papa. So, yun lang. And yung bangs ko. Anyways, wala na akong pake dyan. Basta gusto ko kasi may bangs para hindi masyadong halata yung ating malaking noo. Hindi naman sobrang laki pero yan. Yung noo natin guys. So mamaya na lang ulit guys. Ay, pagalit. Drawing si Alex. Galing. Ikaw na drawing yung bata, girl? Sino? Ikaw? Siya nag-color. Si ate nag-drawing. Galing. Galing ng mga anak ko. No, mo. Takot ikaw. Takot ako. Dama. Dalawa. Pahinga mo na yan sila mamaya-maya naman dito kasi baka mabigla. Kaya ako mapasma yung mga mata nila kasi. So yun guys. Tanyain pa akong malaki.
Love you. Love you. Love you, ate. Love you. Love you, adi. I love you. Wow. Hi guys! So for today, kakain lang tayo ng siomay na na-order namin para ngayong dinner namin. Kasi hindi na ako magluluto and wala lang ang rice eh. Konti na lang yun na natirang rice. Wala nang bigas. Hindi na kami bumili. Kasi ang tagal din namin wala. So yan. Ang mga bata guys, mamaya ko sila ihatid sa lolo't lola nila. Mga 8 o'clock kasi mamimiss ko kaya. Dito muna. Mamaya ko nahatid. So ito na yung ating siomay na nabuhos yung kanilang garlic. Pero, in order ko to sa T-Bound. Oh, baka mapasok ka. Wait lang! Baka makulog yung camera yun. May toyo tayo dito. And, oil na may calamansi. So, hindi niya muna hinalo yung oil sa garlic. So, let's see kung may anghang-basang nilagay. Oops, sarap. Mukhang ang lalaki niya. So, 100 pesos. Dami kasing ganitong nagbebenta yung mga big shop, may mga mura sana. Pero, wala akong choice kasi ang bilis niya mag-reply kaya doon na lang sa kanya. 100 pesos, 10 pieces. So, ako? Ang dami. So, gusto kumain na ni Adi. Gutom na si Adi. Paano ba naman hindi siya kumain kanina tanghalian, diba? Ayun niyo pala alam. Hot pa yan. So, gusto mo ba ito? Ayaw mo ng ano? Ayan si Adi guys. Dito kasi daw. Ate pa, ay. Pahingi ako ate ng lalagyan natin ng ano? Bowl? Maliit? Pang ano? Toyo? Okay. Gusto mo ng corned beef? So? So, hindi ako pwede sa mga malalansa. Kaya pork muna tayo. Kasi ah. Hindi pala kita si Arabi. Hi guys. Nakatulog siya kaya hindi pa sila nakaligo kaya hinayaan ko lang matulog. Kain tayo ng siomay nila ang laki. Gusto niya din yung siomay. Nagmamadali na. Di pa nga ako naka-ready. Wait lang. Hot nga. Hot yan. Talaga sinasabi ko na sa'yo. Gutom na gutom siya. Gutom na gutom siya guys. Paano ba naman hindi kumain? Wait na lang! Diyos ko po! Ang hirap! Naglalagay pa ako, oh! Ano ba naman to si Adi? Lagi ako minamadali. So, inalo ko muna yung mantika nung ano. Nung ating toyo. Nung ating sauce. Tinuso ko na lang siya. Kasi walang tawag dito. Wala ang kutsi. Hindi pa siya na-slice. Yung kalamansi. So, ito na siya. Mukhang makikita ninyo yan. Yan. Basta yan yan. So, ito na siya. Tapos, yung may corned beef. Tapos, si Adi naman. Yan. Kinakamay. Huwag mong kamayin, anak. Ito, nasusubuan na kita. Excited siyang kumain. Uy, nilangaw. Bastos yung langaw. Narikit na nga lang. Bantayan mo kasi na. Takpa natin. Hindi lang. Ito tayo. Oh. Oh, ito na. Gutom na gutom kasi siya. Ah. Say ah. Kain lang kami guys ha. So, mamaya na lang ulit. Si ate pala ayaw pa kumain kasi busog pa daw siya. Kumain kasi siya ng merienda. Maraming spicy. Spicy? Oh, huh? No! Ano yung spicy? Namiss ko tong dalawa, kaya hindi ko muna ipapauwi kila mama. Di bukas na lang pag alis namin. Diretso na lang sila doon. 4 o'clock ng umaga. Diba, di, ate? Ikaw, di. Anyari sa'yo? Sinusuka yan si ate. Ang sweet. Adi! Munsa!
Unsa? Aww. Yan, hindi pa natutulog ang bunso. Si mama is... Napanood mo na yun eh. Tulog na si ate, si Adi, gising pa. Aga tayo niya, 4 a.m. Si ate andun, tulog na. 4 hours na lang. Si papa na sa interview pa rin. Nasa labang pa. Tulog na tayo. Sino? Dito. Ito. Huyan. Ako na. Banding na banding yun. Tama no? So, hi guys. Ayan. 4 a.m. na. So, nakaready na ako. Naligo na ako ng alas 2. Hindi na ako nakatulog. Siguro, nakatulog ako mga 1.5 hour. Susutin ko na lang ito para hindi madagdag sa ating bagahe kahit naka Kuromi na ako. Na ano. Tignan natin. Tignan natin kung okay lang tignan. Yan. Pwede naman. Sakto lang naman siya. Or pwede din. Tali ko na lang siya. Tapos, tali ko na lang sa bago. Ang init kin, ganito na ako. Anyways, yan yung gamit natin. Pinagkilo-kilo ko. Alam niyo ba, ilang beses ako nagkilo niya, natapagod ako. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. No? Kung talagang sana tama na yung timbang. Para hindi naman tayo mag-over baggage. And of course, may measuring. Pang-measure kami dyan. Basta nagpamadali na ako, guys. Meron tayong po dito na coffee lang. Tapos yan, yung ating bagel na peanut butter lang. Tapos, yan, kinain ko yung shomai na binili namin kapon sa... dito sa village. Tapos, burger ni Papa na galing pa sa company na inapayan niya. So, yun guys. Update ko na lang kayo once na nasa airport na kami. So, mamaya lang ulit. Kasi gigising ko yung mga bata at didiretso na namin sa in-laws ko. Yun lang. So, later again. Bye!